Welcome guys dito sa aking channel. So ngayong video, magmumukbang naman ako. Kakain tayo o magmumukbang ako ng totoo talaga tong burger. So gawa ito sa restaurant. Ito yung panangalian ko. So talaga namang laki ng burger na to. Pwede lang panangalian. Panangalian pa lang, mabubusog ka na. May kasama na rin siyang french fries. Wow. May kulang ketchup. Siyempre dahil Pinoy tayo, ketchup ang gusto kong sausawan dito sa patatas sa french fries. Ketchup, ang ketchup ng bayan. So, ang ating ketchup. So, itong burger na to, malaki na siya. Talagang totoo siyang ground beef talaga, beef na beef siya Ketchup UFC . Biro mo nakalating sa ibang lugar. So siyempre pag sa ibang bansa, iwas din muna sa kanin, nakakasawa rin. Wow. Medyo hindi na masyadong crispy yung patatas kasi tugo kasi. From the best ng ketchup, partner na partner talaga. Lagong. Pwede na rin pananghalian, busog na rin tayo rito. Meron din mga yung mga burger sa sa fast food, di ba? Masarap din pero mas kakaiba yung pag ikaw yung gumawa ng sarili mong burger, yung gagamit ka talaga yung totoong baka. Tapos walang mga preservative. O kaya yung mga natawag na extenderizer para lumaki yung karne ba. So bali itong burger na ito, meron cheddar cheese. Meron siyang coleslaw. Ayan. Tapos, inihaw na grilled onion, tapos tomato. Ano na nakapalaman, tapos tsaka pickles. Yun. At meron din siyang sriracha mayo. Yun ang mga sikreto doon. Ayan, laki. Luto-luto-lupe. So, ganito ang mga pagkain niya. Grabing laki. Kura pa lang. Wow. Wow. Napaka-juicy. Mamula-mula pa. Talagang totoong karne. Wow. Sarap na inihaw na sibuyas na meron din, tapos may pickles, sour, tapos coleslaw, manamis na mis konti. So ito yung gusto ko sa burger ko, yung burger ko na mayroong sriracha mayo, hindi ba hanga siya, tapos dahil yung coleslaw medyo manamis na mis at medyo maasim, pati yung pickles salty na maasim, tas crispy pa, tas crispy yung patatas, yung french fries at banana ketchup. Yun. Pagkatin uli natin. Wow, hirap hawakan, kailangan dalawang kamay. Wow. Pag pinagat mo yung ganito kalaking burger, kailangan ibuka mo maigi yung bibig mo . Baka lang may tiso ka. Magdigitata yung bibig. Busog na rin ako dito sa ganitong burger, panahalian . O ngayon, kung ayaw nyo naman, pwede naman kanin. Diba sa atin meron yung burger steak, tapos may mushroom sauce, tapos merong kanin.
Tubig-tubig muna tayo. Baka tayo mabilaukan. Mas malaki yata ito sa Burger King, oo. Totoo talaga yung burger, ah. Ito. Homemade burger. Pero ano talaga yung nagawa ko sa trabaho, sa restaurant. Pero talaga siya na, ano, na ground beef, yung baka. Saka yung baka, ano talaga siya, galing Amerika. Tinatawag sila na Angus beef. Tapos yung iba, USDA. So Angus beef yung pinaka-the best. Tapos meron pang mas masarap na ibang brand na tinatawag sila na karne. Tulad ng mga Wagyu burger. Naku, kasarap nun. Subukan nyo yun. Yung Japanese beef, the best yun. Wow. Crispy yung onion. Bale itong burger na ginagawa ko. Ito. Ito talaga siya ng ground beef pa po. Nuhulma. Tapos asin paminta lang ang panimpla. So talagang natural. Napaka-natural talaga ng lasa. Pero kung gusto niyo lagyan ng mga ibang seasoning, pwede. Sa inyo po yan. Pero kung ako yung tatanungin, ito yung natural lang, asin paminta. Talagang malalasa mo yung lasa talaga ng karne. Kasi, iba, nagagawin niya ng sibuya, dog, breadcrumbs, tsaka nila yun. Basta ko, lang mga Amerikano, naku, lagdag pa. Kasi talaga nila yung pure na ano, karne. Siyempre sa Pilipinas, diba? Yung dati akong tatrabaho sa Pilipinas, nagsaserve kami ng burger sa hotel. Magawa kami, nagtsatsap ako ng pinong-pinong. Tatandaan ko nun, naglalagay ako ng itlog, o yung bread na sinok sa milk. Parang yun magiging breadcrumbs, pwede rin breadcrumbs. Tapos yung malamang yun, sigurado may betchin yun. Yun yung ano. Tapos yung hulma. Pero dito, yung ginagawa ko ngayon, talagang ano lang, asin paminta, tapos karne, yun lang. Tapos, sa ganyang kalaki islab yung ground beef, ganyang kalaki siya. Diba, ang kung ano, pabilog mo siya. So, it's content seasoning. Ganyang, baka kapal na ka po, 1-inch thick. Parang yung dami yan eh, burger sa Pilipinas. May mga ano pa nga yan, yung buy one, take one. Diba? So, ayan, UFC, ano, UFC. UFC ba? UFC pala, ang ketchup ang ginagamit ko. Sana naman. Iba talaga ang ano, ang UFC ketchup. Kasi yung mga ibang bansa na ketchup, masyadong maasim. So almost, tapit ko na maubos tong burger na to. So, tubig nilang muna ang panula ko. Ngayon mag-soda. Sobrang taas sa sugar. Kaya kayo, pwede rin. Nalo, pwede. Subukan nito.
burger na may onion, yung green na onion, tapos kamatis, tapos meron siyang pickles, tapos coleslaw na may ano, yung raisin, ako, panalo. Ito, hindi ko na maubos. Mapit na pa. Wow. So habang kayo kumakain, mag-shoutout naman tayo sa ating mga kapundis dyan. Shoutout sa inyo lahat. At shoutout din sa iyo, UFC. Grabe, napanood ko yung ano, yung mga ibang balita, yung Dolomite, nagbukas na pala. May mga ibang nega, mayroong mga ibang Marites na ibang man tama, may iba namang ganda-ganda rin. Pero maganda rin naman talaga. Yung tao may pasyalan na, may pagkahangatan, at least nabago, minsan, nabago yung Pilipinas. At hopefully, mababago pa sa ating bagong presidente. At so tayo kay Patay Digong. Sa kabila ng may pandemic, tapos may gera pa. Nakatayo pa rin ng Pilipinas. Pwede nyo sa ano? Sa, ben, silang kaya tayo. Naghirap, grabe, no? Mahal na yung mga gas, diesel. Ganun din naman sa Pilipinas, mahal na. Ang siyempre, ang gagawin natin, tipid-tipid muna. Spice na sila. Gobe. Para rin akong kumain ng lemon takal na kanin. Ang sinapa yung sarap eh. Napaka-butter rin niya. Kasi brioche bread yun. Brioche bread is gawa sa maraming butter at saka itlog. Kaya sa tinapay pa lang, masasarapan ka na. Panalo. Yun ang aking pananghalian.